Tulog kami mas tonight ang aming CFC Chapter Prayer Assembly dito sa Milagro sa Chapel. Ayan, sila sis kararating lang. Okay. Ayan ang aming chapel. Dito po ang aming venue. Pasok na po mga sisters. Okay, so, nag-fellowship kayo. Okay naman tayo, fellowship na tayo. Okay? So, welcome brothers and sisters. Akin ito ni Benji. Yung mga nandito, okay ba? So, yung ating tema po today, topic natin is Endure Like Jesus. Bakit kaya? Bakit kaya Endure Like Jesus? Bakit kaya? Tinigil mga kapatid. Bakit Endure Like Jesus? Bakit yan ang napili natin tema sa loob? Hello? Hindi ako tingnan sa loob kayo. Tinitingnan nyo lang ako yung sarita. Bakit sa tingin nyo Endure Like Jesus? Dito sa history, dito sa buhay na dami ng CFC, for the past few years, the purpose for Christ, by the way, 40 years na about na, 41 years na tayo this year. So, ibig sabihin, we're going into the 50 golden years na ang purpose for Christ. Yes. Yung road natin for purpose for Christ, hindi siya naman natin. So, di ba, CFC nagkaroon ng breakaway ko. So maraming nangyari sa CFC, pero kahit ganun pa man, tuloy pa rin ang buhay ng CFC. Diba? Hello? Hi. In our personal lives, ganun din. Diba? Dati-dati, masigasig tayo prior to pandemic, pero kung gumahan yung pandemic, nag-worry tayo. Bakit tayo nag-worry? Kasi wala na ng face-to-face. Paano nang magbubuhay ang CFC? Diba? Puro online na lang. Wala ka pong internet. Paano ba yun? Kaya it's good. Kahit ganun yung pinagdadaanan natin, patuloy tayo lumalaman patungo sa kanya. Amen? Ang best example niya mga kapatid sa St. Paul. Alam mo sa St. Paul ang story ni St. Paul? Siya ay nag-aaral sa Udate. Amen ba? Okay. Ano ba ginagawa niya sa Udate? Pinapursigil niya ang mga Kristiyano. Huwag ka pala palapit sa kanya, kapagayin ka ni Saul. Lumapit na sa kanya lang ang purpose for Christ. Yari na. No? Pero sa whole experience, this whole transformation. Amen? Ano ba experience ni Paul? On his way to Damascus, ano ba plano niya sa Damascus? Pupunta siya sa Damascus para sundan yung mga apostoles, mga Kristiyano. Di ba? Hindi siya pupunta sa Damascus para mag-pilgrimage. Pupunta siya sa Damascus para sundan yung mga Kristiyano o pagpapatayin. But he encountered Jesus along the way. Ano ba nangyari kay Paul, Sister Cherry? Nabulag. Nakapino siya ng sobrang light na dahil sa sobrang liwanag, nawalan siya ng paningin. At narinig niya yung ibig sa akin na, Paul, bakit mo ako pinipress? Alam niyo yung kwento niya, di ba? Anong sumunod na nangyari? Sabi niya, noong nakatungod sa Damascus, hanapin mo yung nangangalap. Ano yung pangalan ng hanapin niya? Bernabe, di ba? Kasi doon, hanapin niya yung isang disciple. Ito lang yung isang disciple. Ako, imagine mo yung brother, sister, o, di ba? Disciple ka, ibigin mo si Paul. Ano ba ito pararamdaman mo? Takot! Papa, may encounter ko ang aking Bernabe. Di ba? But he follows the leading of the Holy Spirit. Kahit may danger, sabi sa akin ito, tingin ko siya. So, look at me. The transformation of happened. Diba? Pinatong ni Bernabe yung kanya. Check nyo ako, tapos yung Bernabe, ang yun ang nare-reward ko. Pinatong niya yung kanya yung kamay, at bring over niya sa Saul, at nalaglag yung talupak sa mata niya,
Di ba yung katalanan sa parata? At doon nalilunagan siya. And genuine to be better be there. Yung ano ba yung maghintong mga kay Jesus. Doon niya na-realize na hindi pala niya ginagawa. Alam niyo, meron siya ano eh. Meron siya sinabi. Ito kasi, sa sobrang na, sa sobrang dami na naipipan nila yung isa. Parang tinuturing na siya sa iyo, pinakamagod, pinakagaling na evangelist, di ba? So, tinuturing na siya na tinuturing na dyan eh. No? Now, you should be very proud of yourself. Parang ganyan, sinasabi ni Padre Galina, ano sabi ni Padre Galina sa atin, di ba? Sabi ni Padre, ano, masyado ka na proud sa sarili mo, kung marami ka na nagawa, parang ang dating, pag tumating ka, parang ang isang maari ko, di ba? Parang ganyan. So, natuturing na siya na dyan, pero ano sabi ni Maka itlo, akong nanalangin sa Panginoon upang ilayin ito sa akin. At siya'y nagsabi sa akin, sa akin. Ang aking biyaya ay sapat na sa iyo. Ang aking biyaya, ano, brothers and sisters, ano nyo po, namin yung mabuti ang nilalang na nagsasabihin ni Lord. Ang aking sapat na sa iyo, kayo pinig ang Panginoon sa kanya. Pagkat ang aking kapangyarihan ay nalilig sa kalat sa kailangan. Ano yung sabihin niya? Namimit ng loob yung kapangyarihan ng Diyos kapag tayo ay nasa kanilang natin. Amen? Ano ba sabi ko? Kaya pagkos akong magpapumit ng may malaking lalang sa aking kahinaan upang manahan naman sa akin ang kapangyarihan ng Kristo. Kaya ako'y nagagalak sa mga kahinaan, sa mga pagkakapi, sa mga pangangilangan, sa mga pagkakausin, sa mga pag-ibulitwis dahil kay Kristo. So pagkat ako'y mahina, ako ay magpas. Ano kung sabihin ko dito? Kapag ako'y mahina, ako ay magpas. Kaya ano sa tingin ko yung sabihin ko dito? Sana ay nararamdaman yung misteryo at power ng Panginoon. Mami, bubuli akong bago. Kung sinayo ay mahina. Bakit? Iba na kasi kung malakas tayo, we forget about him. Amen? Yes. Hello? Amen. Pag everything is well, asa tayo? Malayo sa? Panginoon. Sa mahal. Diba? Maraming trabaho, maraming trabaho, asa tayo? Wala sa household. Diba? Wala sa CPA. Busy sa negosyo. Amen? Amen? Amen ba? Amen! Pero pag tayo labang na pa, nasa tayo? Nakilog tayo. Ang doon yung urong ng power ni God eh. Kapag tayo ay labang na pa, kapag tayo ay kahinaan, kapag tayo ay nasa kahinaan ng buhay natin. Kaya sabi ni St. Paul dito, gusto kong maging mahina ako. Bakit? Kasi gusto kong palaging nasa power ng ni God. Pwede ba tayo nasa power ni God kahit tayo malakas? Hello? Pwede. Ano sa po? Pwede hindi? Pwede. Pwede, pwede. Tayo ko naman yung gumalaling eh. Hindi ba? Pwede. May pera ng buwan, nasa po. Pwede yung mga mati, may gagawin kami pamilya eh. Hindi ba yun? Pwede. Maraming ganyan. Wala akong time eh. Ang tanong, kung hindi naman yung time mo. Nakapasa na ba yung message yung kanina sa text? Yeah. Alam nyo na ikaw na yung po yung brothers and sisters. Habang may pag... Habang may pag-bros, nakita ko yung message na yun. Do you think the most important gift that you can offer to God ay yung kayamanan mo? Ano sa po? No. Bakit? Why? Isa ka na galing yung gift. Amen ba? Everything that we have is from Him. Pero ano yung bagay na napaka-importante sa atin na napakahalaga ng i-offer natin kay God? Yun yung ating oras. Amen? Amen. Bakit yung oras? Kasi yung oras, pag na-lose tayo na yan, hindi mo na may babalik. That means it's a part of your life already. Amen? So, time spent means life share.
buhay ng buhay. Yung binuling oras is a buhay na iyong sinesura. Kagaya yung ginagawa niya. The time we spend together is a life that we share with one another. Amen? Amen. Hello? Hello? Yung mga kipong pag-iingayan ninyo, yung magkasama-sama, di ba kayo masaya yung market na yung magkasabi natin ito? Amen ba? Amen? Amen. Tingnan niyo yung matagi mo. Tingnan mo matagi mo. Maganda, maganda. Oo, oh, di ba? Kung nagsisipuhan, bakit nagsisipuhan kayo? Bakit nagsisipuhan kayo? Ulitin natin. Happy ako, nandito kayo. Di ba? No, 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 mahal. Matamis ayoko. Magpapatid. Happy ako, di ba? Masaya tayo ng magkakasama. Amen? Amen. Sapagkat sa pagsasama-sama natin, kapiling natin si Jesus. Yun yun eh. Amen ba yun? Amen. Tingnan mo, tabilin yung mga Christmas yun, nakangiti kayo na lang. Yes. Makasimanon pa dyan? Yeah. Wala. Bawa nakasimanon, di ba? Kasi sa Sunday, pagsasama-sama natin, nararamdaman natin yung Christmas sa Christmas. No? Kaya yung isinempo life, isinempo tayo, is a life that we share with God. Nagbigay nga ako na example doon sa chat, di ba? Ang sabi ko to, kapag ito ay sumisibaling muling ko, sabihin na natin dalawang oras ka, calculate ako doon eh. Ilang percent ba ng buhay ko sa isang buwan ang sinishare ko kay God para mag-praise ka? Anong sagot? Kung nabasa niyo yung tinan ko, anong sagot? Oh, hindi niyo nabasa yung tinan ko eh. 1.11%. Imagine niyo yun, sa isang buwan ko, 1.11% na ang binibigay mo kay Lord para mag-praise at mag-worship. Sa isang buwan ng buhay, amen? Tapos ito na siya si Brother Manny, kung mag-pray na siya, hindi tayo ang tatlong oras, pinag-pahiram pa. Kaya sa akin, kung nababasa mo sa mga oras na yung aking chat ang pala, you are blessed. Bakit kayo blessed? Because the Lord is inviting you to join Him. No? Anong sabi nito sa atin? Big tema. Because it is God who power.
take worship. Tayo po tayo mga brothers and sisters. In the usual, isang tayo ng face-to-face na hindi ko talaga ako nag-identify ng siya. Kasi gusto ko yung sharing ng gagawin ko sa inyo. Sino ko yung gusto ko mag-aralan? But the Spirit has blessed us today. Ano yung mensahe ng isang dahil ko? Kanina may pinag-aralan si Brother Pierre na ko sabi niya, hindi ko pinag-aralan sa inyo. Kaya sa akin ang problema ko ito. Huwag ko sabihin ang panalangin ko, nagdadaling ang panalangin ko. So, it's very good this decision na hindi mo maiiwasan ang problema galing sa mundo. Pero, pinalangin natin sa ito. Sabi nga, hindi yan panagaling sa ito. Pero, we will let you go to me. Tuturuan ka niyang makalapas. Amen? So, panalangin natin, hindi yung mula yung problema, panalangin natin, Lord, panakasin ako para malagpas ako ang problema. Amen? O kasi hindi naman tayo tuturuan kung iwas sa problema. Kung tinuro sa atin, marapin yung problema ng may guidance, Lord. Kaya minsan, nag-telan pa tayo sumugin yung problema. Hindi po tayo naman tayo kay Lord eh. Tapos nung wala na tayo ng gawa, sa time and sabi, Lord, please help me. Tapos na sa umpisa pa lang sa akin. So sino po sa akin mga kapatid ang gusto kong bahagi? Ang bahagi ng inyong experience, ang inyong karanasan, ang inyong experience, kung paano kayo ay tinulungan ni Lord, mga kapatid. Paano, anong mensahe ang natanggap niyo sa inyong Lord? That you want the rest of us to hear. Ang bawat sa akin, mga kapatid, pagkatanan namin itong mensahe nito, pinagdadaanan ng Holy Spirit sa inyo. Amen? The Holy Spirit is urging you to speak, share God's blessings. Before, hindi ako tingnan sa mga tapos, ito ang buhayo. How much more? Amen? Amen! Ang iniisip niyo, magiging dito. Ang iniisip ni Brother Freddy, magiging kita. Ang iniisip ko, Chester. Amen? Amen! Alam niyo, hindi ito sa pagtupad namin. This is not about an obligation. Right? Kasi, pwede natin sila, responsibility na bilang chapter niyo. Alam mo, hindi yun eh. Hindi yun ang nagdadrive sa akin to continue eh. Ang nagdadrive sa akin ng continue is sana po wala yung opportunity, sana huwag po wala yung opportunity ng bawat isa sa atin at mas makikilala natin si Lord. Amen? Isa may nag-chat eh. Nag-post na ng quotes sa chat sa Sister Jemaya na yun. Eh yung ating bimong brother, sumagot. Kailangan yung bimong brother natin, di ba? Isa rin. Wala ka natin para tumating sila. Yung sagot sa chat, paano mo malalaman if you are... Nahulog yung pera. Amen, di ba? Tanong ko ba yun? Ano sagot? Ang hirap sagutin, di ba? Tama rin na rin. How do you know if you are fully surrendered to the Lord? I guess it's about our personal experience sa Panginoon. Yung tipong parang kapag may problema, masaya ka pa. Di ba? Amen? Well, no problem! Amen. Because this is an opportunity for the Lord to do His own miracles for us again. Amen? Kailan magagawa ng miracles ito sa atin? Kailan? Ayun siya, nasa problema tayo. Amen? Kailan mag-realize, kailan mo ma-appreciate yung miracle ni Lord sa'yo? Kapag ikaw ay nakakaroon, maganda sana tumingin ang pangko sa kanya. Amen? Pero pag ikaw ay nakakaroon sa buhay, do you ask for something from him? Hindi na, di ba? Hindi na. So nakakalimutan natin, pagkulat natin ang mata, this is another day of God. Amen? Alam niyo po, important din ito mga kapatid. Sabi ko nga, nanonood din ako dyan, brother. Pero, gawin mo na yung heart mo. And,
na yung gusto nilang gagawin. Kung ano man maging response sa kapatid natin, eh, sila na yung Lord ang nag-uusap. Amen? Pero dapat gawin mo kung ano yung dapat. Huwag kang magpatumpik-tumpik. Huwag kang matakot. Sabi yan, ang bata. Huwag kang matakot. Sapagkat si Lord, hindi ka mababayan. Amen? Pero ang importante ang kapatid, ito eh, very important ito. Kung ikaw nag-iikayat ka ng member pa rin, kailangan ikaw muna maging aktibo sa paggawa. Amen? Anong ibig sabihin? Aktibo ka kumati ng gusto, aktibo ka kumati ng CPA. Aktibo ka sa lahat ng mga ito, yung personal numbers, yung personal. Diba? Then, that is the time na makakatuwa ka ng power ng Lord to inspire others. Amen? Hello? Kapag tayo malulungkot, sapagkat sa panahon na tayo ay nag-iisip ng pamamaraan, ng approach, nag-iisip ng kung paano namin gagawin itong mga decision natin, this is the most of the time na tayo ay palakpakan natin si Lord. As you know, kung ano siya, makakapapong time natin sa ito pang mag-sasya. Yes, yes. Good evening, brother and sister. Hindi ko lang nag-tay sa inyo ng mga service. Thank you. Amen?
Eh, di ba? Those are good signs. Ibig sabihin niya, I still remember you. Yeah! So, nagiging romantic na rin natin si Megan, no? Sasarap. Besides, brothers and sisters, yung nakalakaan, thank you, Sister Jill. This is another prayer, success in prayer. Sa ating panalangin, tinunong Panginoon, pero naalala ko yung kay Brother Kaylee. Ewan ko kung natatandaan niyo yung overcoming the curse. Natong dati, hindi yan ang ipanakit ko doon. Pero may pinangin siya doon eh. No? Na dapat daw tayo ay parating masaya. At parating nagpapasalamat kay Lord. Sa lahat ng oras at pagkakataon. Sabi niya, okay lang eh. Salamat Lord, may trabaho ako. Salamat Lord, salamat Lord, dumaling ako. Salamat Lord, nakagrabe naman ako. Paano kung nawala man ang trabaho? Salamat pa rin. Wala man kahit. Do you say, salamat Lord, nawala man ang trabaho? Salamat Lord, nawala man ang pagkain? Pero yun yung gusto ko rin sa atin. Ano man ang situation sa buhay, be thankful and enjoy you. Kapag sinusunod mo yung problema niya, binigyan mo ng Lord yung isang buhay. Amen? Hello? Amen ba? Amen! Kaya kailangan pag isip ng solusyon sa problema, kasi may buhay ka. Marami ang hindi na nagigising sa buhay. No? And sabi niya, huwag mo kakalimutan din nasa gitna. Kasi yung sinabi niya, maging masaya ka. Thessalonians 5, verse 15. 5 Thessalonians 16, 17, 18, right? Yung 16, maging masaya ka. Yung 18, maging mapagpasalamat ka. Pero yung nasa gitna, maging mapagpasalamat ka sa Panginoon. Ano ibig sabihin nyo? Yung ating kakayanan maging masaya, yung ating kakayanan maging mapagpasalamat sa lahat ng pagkakataon, makukuha natin yan sa pamamagitan ng grasya. At yun yung makukuha natin kapag tayo mag-prayer to you. Amen? Yung panalangin ng Lord sa pagpapasang sa Lord. Lord, sana okay yung maging result ko. Ang ganang problema, because sabi ko parati na, a problem is an opportunity for the Lord to make personal miracles for you. At pagkalagpasan mo yung problema niya, you will always end up a better person. Amen?